So guys, I'm here in the kitchen kasi magluluto ako ng sweet Chinese radish. Yeah. Soup. Gagawin ko siyang sabaw. Tapos, ito lang yung ingredients. Sweet radish. Tapos, ko na siyang hinugasan and peel. Ika-cut ko na lang siya. And then, ito is some walang ito guys, basta parang ano to, pagkain nila may tofu, may bula-bula, merong fishball ata yan, tapos ito yung laman nito guys is parang itlog, yeah, and masarap to, yeah, it's like Chinese food, ewan ko ano sa atin yan. Tapos ito guys, salted sabaw, parang siyang chicken broth. Pero it's not made of chicken. Parang made of pork broth. Yeah. Tapos mantika yan. Pero salted siya guys. And preserved. So yan yung pangtimpla natin sa sabaw. Okay, let's start cooking. So ayan guys. The first thing we need to do is to boil water. Yeah. Magpapabukal ng tubig. So, ayan. Yan naman talaga ang first step. Magsabaw, di ba? So, ayan. Tapos, meron, hinalo ko na rin yung salted broth niya. Parang pork ata yan, guys. Tapos, yung dilaw, mantika yan. And it's from the freezer. So, at the same time, kailangan natin siyang tunawin. Yeah. And while waiting, ikakat ko yung sweet radish. Yeah. So ayan guys, nagbo-boil na siya. Yeah, and nagme-melt na rin yung frozen broth. Wala siya nag-mantika gid siya guys kasi nagtatalsik bo. So ayan, I already cut the sweet radish. Dahan-dahan kasi mainit. Ano natin na siya ilagay na guys. So, ihalo na natin siya. Mainit guys. Mantika kasi sobrang mainit. So, ayan. Ihalo na natin siya. Tsaka pag magsabaw, dapat malaki yung cut. Yeah.
Look at that. So, ayan. Tapos, ito, imimix na natin. Uy. So, ayan. It's finished. Then, lulutuin na natin siya, guys. Para lumambot. Ayan. So, ayan. Iboboil natin siya. Tapos, pag magboil na siya, guys, i-low heat na natin yung fire. Yeah. Low heat cooking. Bagay mo naman magsabaw. So, ayan. Minsan, yung ginagamit kong pang sabaw, guys, is yung pork bones. Tapos, pag bumili si madam ng carrots, lagay ko rin ng carrots. Yeah. Mas masarap sana to pag ano, mayroong pichay. O, hindi unavailable kasi pichay. So, yan na lang. Very simple lang kung magsabaw, guys. Kasi si Lolo lang naman yung kakain. Pero pag weekend, ayan, mag-ayos ako ng sabaw kasi maraming bisita, maraming tao dito. So, andito sila lahat. Ayan, nagbo-boil na siya, guys. Yeah. So, ayan. So, ayan, guys. Nagbo-boil na siya. Tsaka, alam nyo, guys, ayoko talaga yung ganito may mantika. Ayan, mantika ang sabaw. May pang lauoy sa Bisaya, lami. Ano? Or yung tinunuan. So, yun, guys. Let's wait. Tapos, pag ako, guys, pag magsabaw ako, medyo lagyan ko ng konting, ano, sa bahagya, yung konting may holes ba, para sa hangin. Kasi pag i-close mo yan, mag, ano yung mga tubig, lalabas ba? Tapos, it's not, yung ano ba guys, yung tubig niya ha, magpupunta dito eh, magkakalat na naman, maglilinis na naman ako, di ba? So, para may konting hangin kasi mag-evaporates man yan. Kaya magkaroon ng tubig lalabas, di ba? Parang ulan. So, ayan. Ang ginawa ko is, hayaan ko siyang mag-ano ng konting hole. Yeah, konting ano ba guys, labasan ng hangin niya para hindi magkalat ang sabaw dito. Kasi yung mga tubig-tubig to guys, yeah, it's very sticky. Tapos, tinatama din ako maglinis lagi. Tsaka, it's, ano po, nagtitipid tayo ng tubig, yeah. So, ayan. Para naman hindi laging hugas ng hugas. Ah, diba? Muulan guys, so, pangit yung boses ko today. So, ayan. Let's wait. Let's wait for an hour. An hour. Half hour lang, guys. Kasi madali lang maluto ang sweet radish ya. Maya-maya, pwede na natin i-off. Tapos, hayaang i-close until lunchtime. So, ayan, guys. Let's wait and check it later. Okay. Ayan guys, mga half hour na, i-check na natin siya. Let's check it out. Yeah, tingnan mo nga naman. Parang lumaki yung ano niya guys. Oh, lumaki siya oh. Ayan oh, yung mga fishball. Tapos yung bula-bula oh, luto na. So, ayan. So, paano ba mag-check kung malambot na yung radish? So, i-check natin siya. Ayan.
Ayan, okay na siya, guys. So, wag masyadong overcook kasi pangit. Pero, mag-overcook pa rin tumimaya. Tsaka, gustong-gusto ni Lolo talaga yung malambot na pagkain. Wala tayong choice. Matanda ang kasama. So, yan, guys. Tapos na yung sabaw natin. Pwede ko na siyang ihanda mamayang lunch. Okay. Ayan. So, guys, tapos na ako magsabaw. Kaya, kakain na ako ng breakfast. Kasi matagal ako kakain ng breakfast sa morning. Tapos, pag lunch, konti lang yung kakainin ko, guys. Yeah. And ganito na yung nakasanayan ko sa bahay. Matagal ako kakain ng breakfast. So, yan, guys. It's already 10:30. So, 11, kakain na ng lunch si Lolo. Kaya, nagsabaw na ako agad. So, yan. Tapos na yung sabaw natin. Hindi ko alam anong lasa niyo. Tsaka, ayokong titikim kasi parang daubing mantika. Yan. Lumulutang yung mga mantika niya, no? Tapos, ano yung mga parang, hindi ko alam, mabukad eh. Itong ano, no, guys, yung mga parang fishbowl. Mabukad yung pag, ano, i-boil sa water. So, yan, guys. And, of course, my breakfast is egg sandwich. My favorite. Ayan. Egg sandwich. Simple kaayo. Walay lettuce, walay ketchup or mayonnaise. Pero mas gusto ko talaga yung ano, yung merong lettuce. Ayoko masyado sa kamatis. Mas okay yung cucumber. Tapos, yung ano, guys, yung dilaw na tawag nun. Kalimutan ko na ano pangalan yun, guys. Yung dilaw ba, pwede ano sa sandwich. Sarap kaya yun. Yung, hindi siya masyadong matamis. Medyo may pagkamaasim. Kalimot ko. Basta yung dilaw. And of course, yung Quaker Oat ko. Hindi coffee yung mix ko today. Kundi chocolate. Kasi kakabili na naman ng chocolate. Ang madami. Ano ko pangalan yun, guys? Kalimutan ko man, guys. Basta yun na yung dilaw na pwede siyang lagay sa sandwich. Mas gusto ko yun kasi, ano, may pagka-maasim lang. Pero okay na, yeah. O kaya pwede din avocado, kung mayroon kayong avocado, yeah. Avocado is, pwede siyang pampapalit kung wala kayong mayonnaise, guys. So, ayun, guys, tapos na ako magsabaw. And that's all for this video. Thanks so much for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.